Tinatangkilik ngayon ang ilang mamimili ang mas murang frozen egg. Yan yung mga itlog na wala ng shell, iplinastic at inilagay sa freezer. Pero hindi raw ligtas kainin yan kung galing sa mga basag ng itlog. May report si Katrina Son. Tila nakahanap ng alternatibo ang ilang mamimili sa itlog na mahal na rin ang presyo. Frozen egg o mga itlog ito na walang shell at iplinastic. 55 pesos ang benta nito sa isang wholesaler ng itlog. Kaya patok lalo sa mga negosyo tulad ng karinderya. Pang torta. Ibababad ko muna para lumambot siya. Maganda naman siya sa riwa. Marami. Tsaka nakakatipid ako sa itlog. Mas tipid daw lalo ngayong nasa 8 to 9 pesos ang medium-sized na itlog na buo. Ayon sa Philippine Egg Board Association, isang samahan ng egg producers galing sa farm ang frozen eggs. Pero bago makarating sa pamilihan, maaaring mabasag ang shell habang nasa biyahe. O kaya kapag inaayos ang mga ito sa tray ayon sa laki. Kasi yung itlog, pagka nanggaling sa layer yan, gumugulong yan doon sa cakes. So may mga instance na nababasag yung itlog. Yung mga may basag, iniiwala, tinatanggalan na ng shell yan, inililigay yan sa plastic bag, lalagay na sa freezer. Hindi safe ang na i-consume ang mga frozen egg. Pag may crack na kasi ang egg, papasukin ang kung saan daw may bacteria doon sa surface ng egg, ng shell, eh pwede pumasok doon sa loob sa egg na makakontaminate yung egg. Based din sa sagot ng taga-DOH. Una nang nagpaalala ang Department of Health na maaaring magdulot ng kontaminasyon gaya ng salmonella ang biyak o basag na itlog kung ang itlog nagmamahal. Ang cauliflower, 8 pesos kada kilo na lang binibenta ng mga magsasaka sa Catalina, Ilocos Sur. Masyado raw mababa ang kuha sa kanila ng traders na nagdidikta ng presyo. Mato ko mama, murag patinggal ako wabuti ko, 20 ko kasi ay. Tapno damo kita ganti ko, manalo. Hiling ng mga magsasaka na magkaroon ng trading post ang lalawigan. Municipality, para lalo yung mga vegetable area, para ma-shape naman yung presyo nila, hindi gano'ng kababa. Wala na rin nagawa ang mga tomato farmers sa Bambang, Nueva Vizcaya, kundi itapon ang sobra-sobra nilang ani. Dismayado sila sa baba ng kuha sa mga ito, 3 piso kada kilo wholesale. Ang iba, di na nga ibinibenta kundi ipinamimigay na lang sa mga barangay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.